ang tanging pag-asa ng Ginebra para makuha ang twice the beat advantage. At ang dahilan ng pagkatalo ng Ginebra. Pero bago natin pag-usapan yan, ay huwag natin kalimutan mag-like at subscribe sa ating channel. Matapos matalo ang Ginebra kagabi kontra NLEX, ay mas lalong humirap ang tsansa ng Ginebra na makuha ang twice the beat advantage. Pero may isa pang paraan para makuha ito ng Ginebra. Una, ay kailangan nilang ipanalo ang kanilang mga natitirang laro kontra Northport at importante ding matalo nila ang Converge baka sakaling magkaroon ng triple tie sa second spot. Pangalawa, ay kailangan matalo ang Magnolia sa kanilang mga susunod na laro o kaya ay maging tie sila ng standing sa Ginebra para siguradong mapapapunta sa Ginebra ang twice the beat advantage. Ang susunod na laban ng Magnolia ay kontra sa Meralco at Rain or Shine. Parehong maglalaro ang Ginebra at Magnolia sa Linggo kung saan kalaban ng Ginebra ang Northport at ang kalaban naman ng Magnolia ay Meralco. At ang dahilan ng pagkatalo ng Ginebra kontra NLEX kagabi. Sa game na yun ay mapapansin natin na palaging open sa tres ang mga shooter ng NLEX. Naging malamaya ang depensa ni Jamie Malonzo at Jeremiah Gray lalo na sa labas kaya palaging nakaka-score si Trulliano at Kevin Alas. Sana nga ay pinasok man lang ng Ginebra si Nards Pinto para mas maganda sana ang depensa sa labas. Inulan din ng turnovers ang Ginebra. Sa mga huling segundo ng laro, ay panalo na sana ang Ginebra dahil sa isang imposibleng layup ni Brownie kaso nga lang ay naipasok ng import ng NLEX ang game-tying basket para umabot pa ito sa overtime. Sayang din ang game-winning basket sana ni Justin Brownie. Sinasabi ng lahat na ito daw ang best game of the conference. Sobrang ganda naman talaga ng laban at sobrang dami din ng mga highlights sa laro. Kahit talo ang Ginebra, ay maganda pa rin ang pinakitang performance ni Justin Brownie. Nakakuha si Brownie ng 39 points, 11 rebounds, at 5 assists. Maganda din ang pinakita ni Scottie Thompson sa last quarter ng laro. Si Scottie ay nakakuha ng 17 points, 12 rebounds, at 5 assists. Karamihan naman ng mga fans ay binatikos ang hindi pagpasok kay Nards Pinto sa laro na makakatulong sana sa depensa ng Ginebra lalo na sa mga huling segundo ng laro. Pero hindi natin alam kung bakit hindi nabigyan ng minuto si Nards Pinto. Yun lamang po para sa video na ito. Huwag po natin kalimutan mag-like at subscribe sa ating channel.